Okay, good morning, my dear brothers and sisters. I hope and I pray that everyone is okay. You are all well, and with the present situation, mayroon po tayo sa community. We have decided na i-online po natin ang ating worship at wala po tayong face-to-face. Nevertheless, we praise the Lord and thank Him na patuloy tayo na binibigyan ng pagkakataon upang makapagpuri sa ating Panginoon. Bagamat limited yung ating pagkikita, I hope that we are still one in the Spirit. We are still united in the Lord this morning. So patuloy tayo na mag-discuss sa mga salita ng Panginoon sa pinag-aaralan natin regarding living by faith. And this morning, ang topic na pag-uusapan natin is paano natin maiput into action itong ating pananampalataya. Okay? Faith in action. Let's all bow down our heads and pray. First, Father God Almighty, we praise you and thank you for this wonderful morning. You have given us, Lord, once again, the privilege to honor you, to worship you, to sing songs of praises and worship unto you, and to listen and to meditate on your words. We pray, O Lord, that all of us, Lord, ay tunay na Panginoon na pagpalain mo, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral, at naupanin ng Diyos na iyong mga salita ay patuloy na manahan sa aming mga puso, at ang iyong mga salita ang magbigay sa amin ng kalakasan, lalo na sa aming buhay, sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, bless our time together of learning and meditating of your words. We pray that, Lord, it is you, Lord, who will speak to us in a very personal way, O Lord God. Gabayan mo po kami lahat. At nawa ang banal na Espiritu na siya aming paraklit, our teacher, na siyang magtuturo po sa amin sa mga bagay, mga katotohanan na nais mo pong ituro at isapamuhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa umagang ito at sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, ito po ay unang linggo ng February, napakabilis ng panahon. And since this is the first Sunday of the month, we will be celebrating the Lord's Supper. So, sa bawat isa sa atin, maghanda po tayo ng mga elements dahil mamaya po ay sabay-sabay po tayo magdiwang ng Lord's Supper dahil ito po ay utos ng Diyos para sa ating lahat. Faith in action. And more than a month already, since December, we have been talking about living by faith at marami po tayong napag-aralan na mga ehemplo, mga models, examples of faith na nakita po natin, napag-aralan natin in the Bible, at ito ay very clear na na-define na sa atin paano po tayo mamuhay na talagang tayo ay nananampalataya. Now, this morning, let's be focusing on what specific circumstances na pwedeng talagang mamuhay po tayo na isasabuhay po natin ang buhay pananampalataya. Dahil sabi ni James, sabi niya, someone will say, you have faith, I have deeds. Then show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. So napakalaga po na maintindihan natin na pag sinabi natin, we have faith, may pananampalataya tayo, dapat ito ay naipapakita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi lang sa mga panahon na okay ang panahon, but most importantly, sa mga panahon na tayo po ay nasusubok sa ating pakipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos, most especially this time that we are experiencing this pandemic and talagang matetest yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Habakkuk 3, 17 and 18, before na pag-aralan na natin to, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Ito po yung ori ng buhay na talagang may pananampalataya. At kung itra-translate natin ito sa ating mga sitwasyon ngayon, mga kapatiran, ay maaring ito ay panahon na kung saan wala kang trabaho, wala kang hanap buhay, wala kang source of living, wala kang marami kang pangangailangan, walang laman yung ref, walang mga allowances, walang provision. Nevertheless, hindi ito yung magdi-dictate
ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang taong totoong nananampalataya ay patuloy na nagagalak sa Panginoon, and he will be joyful in his God, his Savior, because he is living by faith. He keeps on believing in his God. Praise the Lord. At ito dapat ang larawan ng buhay ng isang tunay na anak ng Diyos na talagang sumasampalataya. Amen? So ang totoong pananampalataya, ito po ay nare-reveal na ipapakita, most especially sa mga panahon na hindi po kaaya-aya. Difficult times, mga times of there will be trials, there will be storms in life. It is being defined in our lives kung tayo po ay nahaharap sa mga pagsubok, kung tayo po ay kailangang magdesisyon sa mga panahon na talagang hindi po kaaya-aya, hindi po basta-basta, hindi po mga ordinary situations. So yun po yung titingnan natin. And there are specific ways where we can put our faith into action. Tayo po ay mamumuhay na talagang totoong sumasampalataya sa ating Diyos. First is, pinipili nating sumunod sa ating Panginoon even if it is against sa kalooban o sa kagustuhan ng tao or sa panuntunan ng mga tao. And we have the greatest example, no other than our Lord Jesus Christ, na sinabi niya sa John 14:31, "But the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me." So nung pumarito po ating Panginoong Jesus at siya po ay namuhay, na talagang tumatalima sa kalooban ng Ama at kanyang ipinagsabi kung ano yung buong-buong God's will, the Father's will para sa kanyang mission, para sa kanyang layunin, even to the point na talagang it is opposed to the will of men, lalong-lalo na ng mga Pharisees, Sadducees, at mga teachers of the law. Hindi po siya nagdalawang isip, hindi po siya natakot, hindi po siya nag-alinlangan. Siya ay sumunod sa Ama. Exactly kung ano po yung nais ng Ama para sa kanya. In the same way that we are to live our lives, brothers and sisters, we are to choose to obey. Piliin po natin na sumunod sa Panginoon, sa kanyang kagustuhan, kalooban, guided by the Word of God na ating pinagbubulay-bulayan araw-araw, even if it is against the laws of men, even if it is against the will of men, especially na mga tao na malapit po sa atin. Many, many times, we will be tested by this, na yung nais ng Diyos para sa atin, based on His revelation sa kanyang salita, ito ay against sa mga kalooban, kagustuhan ng mga tao na malapit sa atin. And most especially people who has influence over us, who has authorities over us. So, titingnan natin sino yung mga examples in the Bible. Una, sa Hebrews 11 verse 23. Ang mga magulang po ni Moses. Sabi po sa verse 23, "By faith Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child. And they were not afraid of the king's edict." Dahil po dyan, makikita po natin in the book of Exodus na noong lumago ng lumago ang mga Israelita doon po sa bayan ng Ehipto, na natreatin po yung hari, natreatin po yung Egyptians, the Egyptian people. Nasabi, masyado na silang dumarami, baka darating sa ang panahon na ititake over na nila tayo. And so may ginawa pong utos ang hari. Take note that pag ito po ay utos ng hari, hindi po pwedeng i-disobey. And so lahat ng mga lalaking ipinapanganak during that time, kawawa po sila. Pinapatay po sila. At may mandato po sa lahat ng mga nurses, mga midwives na nagpa-facilitate ng panganganak ng mga babaeng Israelita. Na kung babae yung anak, bubuhayin po sila. At subalit pag ito ay lalaki, sila po ay pinapatay agad. And so, alam na alam po na magulang ni Moses yung law na it is against the king yung decision nilang gagawin, subalit hindi po sila natakot. Hindi po sila nagdalawang isip. Of course, because of their love for their child, but more importantly, because they believe in God. Namuhay po sila na may pananampalataya. And lo and behold, si Moses ay lumaki po siya
na naging anak ng nasa kingdom of Egypt, anak naging apo po siya ng Pharaoh, but at the same time, paglaki po niya ay ginamit po siya ng Panginoon bilang isang napakalaking instrumento para po sila palayain mula sa pagkaalipin. And it is because of the parents' faith, doon po nagsimula. Okay? Another story is the story of Hananiah, Mishael, and Azariah, commonly known as Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po ay mga kasama ni Daniel as early as chapter 1, na ipinakita na po nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Noong hindi po sila nag-compromise na kumain doon sa pagkain na hindi po kaaya-aya sa harapan ng Diyos. And it is their conviction. And in chapter 3, sinabi po dito, sila po at this time ay napromote na bilang isa sa mga leaders ng bayan ng Babylon, bansang Babylon. They were chosen to be one of the administrators, including Daniel. Daniel, of course, ang pinakamataas. Siya po yung one of the three highest leader in the land. And then Shadrach, Meshach, and Abednego, napili po sila. And because of jealousy, nainggit po yung mga kasama po nila na mga leaders, yung mga satraps, yung mga governors, mga administrators, na naisipan po nilang gumawa ng isang law. That is, Nebuchadnezzar, the king, must be worshipped alone for 1 month, 30 days. At sino man na mahuhuli na hindi sumasamba doon sa ipinagawa nilang imahe, rebolto ng hari, ay parurusahan ng kamatayan. Ito ay kamayatayan sa pamamagitan ng pagtatapon sa apoy. Subalit ito po ay hindi sinunod ng tatlong magkakaibigan na mga Hebrew dahil sila po ay namumuhay sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At sila po ay hinuli at pinagsabihan na ito ba ay katotohanan. At binigyan sila ng pagkakataon ng hari na kung para makaligtas kayo doon sa parusa, ay kailangan ay yumuko kayo at lumuhod kayo at sumamba sa aking larawan, sa aking rebolto. Pero ito po ang sagot ng magkakaibigan. They replied to the king, O Nebuchadnezzar, we don't need to defend ourselves before you in this matter. Hindi namin kailangan i-defend aming mga sarili. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it. And He will rescue us from your hand, O King. Verse 18, but even if He does not, kahit po hindi kami ililigtas, we want you to know, King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. At lo and behold, alam na natin yung story na dahil sa galit ng ari at dinoble po yung apoy, init ng apoy, tinapon po sila, ngunit hindi po sila namatay. Dahil sila po ay sumampalataya, namuhay na may pananampalataya at sa gitna ng napakatinding pagsubok, it's a matter of life and death, hindi po sila nag-falter mga kapatid, patuloy po silang sumampalataya sa Diyos. Another very good example of course is Daniel, na dating Belteshazzar, pinangalanan po siyang Daniel. Noong siya po sa chapter 6 ay na-appoint bilang isa sa tatlong pinakamataas, matataas na administrator ng bansang Babylonia. Grabe po yung pagkaingit. Take note na ang lahat po ito na dahilan kung bakit dumadaan po sila ng mga ganitong pagsubok ay dahil po sa sobrang inggit ng kanilang kapwa. And so, ang ginawang law ay kailangan na walang mag-pray-pray sa kanilang mga Panginoon Diyos, kundi sa hari lamang. At ginawa nila itong law, and take note that sa law ng Medes at Persia ay hindi po ito pwedeng palitan once it is being declared as a law. And so even yung hari na ayaw niya sanang ipataw yung parusa kay Daniel, wala po siyang magawa. And so nung si Daniel, napirmahan na po yung law, galing po siya sa opisina, sa administration, at nung nalaman niya na ganun po kabigat yung parusa na ipapataw sa sino man na magdi-disobey, umuwi po si Daniel. At ano po yung ginawa niya? Sa verse 10, when Daniel learned that the decree had been published, napirmahan na ng hari,
He went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. At yung mga inggit na inggit po kay Daniel, kasi hinanapan siya ng kamalian, hindi nila mahanapan. Ito po yung naisip nilang paraan para hanapan ng pagkakamali si Daniel at maparusahan at mawala siya sa pwesto, sa leadership. 3 times a day, he got down on his knees. Remember, binuksan pa niya ang kanyang mga bintana upang ipakita sa lahat na walang mababago sa kanyang pananampalataya. Walang mababago sa kanyang pagtingin sa Diyos. In spite of this very difficult situation, warning or possible na kahihinatnan ng kanyang gagawin, he got down to his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Dahil ito yung nakasanayan niyang lifestyle ng kanyang buhay. Hindi po siya natakot, at alam po natin yung nangyari after this, na is because sa kanyang ginawang pagpapakita, pagsasabuhay ng kanyang pananampalataya sa Diyos, siya po ay pinarusahan. Itinapon siya sa mga lion. Hindi lang nag-iisang lion, kundi group of lions. Ang tawag doon, lion's den. At dahil siya ay may pananampalataya at napakaganda po ng kwento ng buhay ni Daniel, na nung itinapon siya sa mga lion, hindi po siya pinakailaman ng mga lion. Because the Lord sinara yung mga bibig, yung mga bunganga, yung mga pangil ng lion. Whole night po siya doon. At nung madaling araw, kabang-kaba po at nalulungkot yung hari, pinuntahan niya si Daniel kasi very close sa kanya si Daniel at talagang may trust siya kay Daniel at tinanong kung buhay pa ba si Daniel. At sabi ni Daniel, hindi siya pinakaalaman ng mga lion. At napaganda ng kwento, and because of this testimony, and faith being put into action by a certain man, Daniel, binaliktad po yung decree. Gumawa yung hari ng bagong decree na lahat ay dapat manalangin at yumuko sa Panginoon ni Daniel, na siyang Panginoon, na siyang sinasamba din natin ngayong kapanahunan po natin. Another example is Peter in the New Testament with the apostles, na nung nagsimula po yung New Testament church, yung early church, na lumalago po yung iglesia, at dumami po yung kanilang mga nare-reach out, dumami po yung mga nabuborn again during the time. In Acts chapter 5, nagkaroon din ng inggitan, mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga Pharisees and Sadducees, nung nabalitaan nila na lumalaki yung ministeryo, dumadami yung mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, hinuli po nila itong sila Peter and the apostles at ikinulong. Subalit may kababalaghang nangyari, niligtas po sila ng mga angels, nabuksan po yung mga kulungan at sila po ay umalis. At pagkaalis na pagkaalis nila sa kulungan, pumunta ulit sila sa community, sa palengke, sa mga streets where nagpatuloy po sila sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, lalong-lalo na ang good news about regarding our Lord Jesus Christ. At nung ito ay nabalitaan ng mga authorities, specifically the Pharisees and the Sadducees, chinek nila yung mga kulungan, wala nga doon sila Peter and the rest of the apostles. At sila ay pinuntahan kung saan sila ay nangangaral ang salita ng Diyos. At muli po silang pinagbantaan at tinakot na kung ulitin at gagawin nyo ito ay may mangyayari sa inyo. Ano pong sagot nila Peter? We must obey God rather than men. Mas nanaisin naming sumunod sa Panginoon kaysa sumunod sa ano yung ninanais ng tao. And because of this, galit na galit po itong mga Pharisees and Sadducees that they tried to kill Peter and the apostles. But praise God, mayroon pong isang man of wisdom during that time, in the person of Gamaliel, na inadvisan po sila na hindi po yun gagawin at hayaan lang na kung ito ay sa tao, hindi ito magtatagal. Ngunit kung ito ay sa gawain ng Panginoon, then you are just going against God. So, the very reason bakit nila ito ginagawa na persecution is because of jealousy.
Kaya nakakatakot, mga kapatid, yung sobrang jealousy. At kailangan iwaksin na din natin sa ating buhay ang jealousy so that we can do the will of God. And we can exercise faith and we can put faith into action. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, itakwil mo na ang jealousy. Okay? But of course, sabi ng Panginoon sa John 15, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. In the practice of your faith, as you are willing to display it, to live by it on a daily basis, there will be persecutions. People will hate you. Mapapansin ka at papansinin ka at pupunain ka ng mga tao. But sabi dito, keep in mind na ako yung unang kinamumuhian nila. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world. But I have chosen you out of the world. Kapatid, pinili tayo ng Diyos. You are especially chosen. Pabalik-balik, ito ay minimension po natin. That is why the world hates you. Because God has called you, God has chosen you. Live for the Lord. Live by faith. And not be influenced by any means. Dito po sa kung ano yung kalooban ng tao, most especially sa ating pagsagawa ng kalooban ng Diyos. So obedience to God is a higher calling than obedience to the laws of men. Anytime that we meet this kind of situation where there will be conflict, sino yung ating unahin, sino yung ating susundin, sino yung ating i-obey, it must be our calling from the Lord. Because our obedience to God is a higher calling. It is heavenward. It is heavenly calling that we are willing to disobey laws of men if it is against the will of God in our lives. Pero kailangan mong sumampalataya, kapatid. Kailangan mong manalig sa Diyos dahil hindi po siya basta-basta nagagawa kung wala po tayong pananampalataya. And let's be inspired by the examples of these people in the past, in the ancient times, paano po sila namuhay na talagang sumasampalataya. Pangalawa, piliin po nating lumakad sa righteousness kaysa lumakad sa way of sin. So choose to walk in righteousness and hate sin. Take note that we are called to be righteous. We were redeemed to be living a life of righteousness and holiness and perfection. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos, hindi tayo tinubos ng Diyos para patuloy na mamuhay sa kasalanan. Tinubos tayo ng Diyos upang tayo mamuhay na talagang matuwid sa kanyang harapan. And take note, kagaya ng mga tinuturo natin in the past, hindi po tayo iniwanan ng Diyos, hindi tayo tinubos ng Diyos, tapos iniwanan na lang po tayo. Hindi po yon yung gospel na ating natanggap. Yung ebanghelyo nating natanggap ay buong-buo. It has the ability, it has the power, it has the enablement for us to be able to live right before God. Holy before God. Kaya sabi niya sa Ephesians 4, 20 to 24, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its evil desires. Ito yung larawan ng dating buhay. And since tinawag tayo ng Diyos para mabuhay sa katuwiran, hindi na tayo nararapat pang mamuhay kagaya ng ating isinasabuhay dati. That's our former way of life. Ano sabi ng Diyos? Put off your old self. Putulin mo na. Kitilin mo na. Ilibing mo na. Itong bagay na kung saan dati ay kinamuhian tayo ng Diyos. At anong uri ng dapat? To be made new in the attitude of your minds. Pagbabago sa lahat ng parte ng ating buhay, magmula sa ating isipan, to put on the new self. Anong uri ng pagkatao mayroon na tayo, kapatid? 2 Corinthians 5:17. And then sabi niya dito, created to be like God. Yung ating pagkalalang ngayon, nung tayo, after tayo na born again, tinubos ng Diyos, tayo ay nilalang ulit kagaya ng Diyos. In what aspect? In true righteousness and holiness. Hindi imposibleng mamuhay na matuwid at banal. Dahil ito yung pagkalalang. Ito po yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan and it's a miracle
Kaya ang tawag sa atin, born again, hindi ka na yung dati, ito na yung bago mong pagkatao. At piliin natin today na mamuhay na ganito yung dapat nating ipamuhay. Kaya kailangan yung ating pananampalataya, you put that into action. You put that into practice. Or else, sabi ni James, yung iyong pananampalataya ay patay dahil hindi ka kakitaan ng pagbabago. Hindi nababago yung pag-iisip mo. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin convicted, hindi ka pa rin convinced na maari kang mamuhay na may pananampalataya, maari kang mamuhay na namumunga, maari kang mamuhay na nagtatagumpay mula sa kasalanan at mula sa sistema ng mundo. And that you are willing to lay down everything at the feet of Christ for the sake of knowing, obeying, embracing Christ fully in your life. Yun po yung dapat na pananampalataya mayroon po tayo. Balikan po natin yung mga examples po natin. Example natin si Moses na talagang namuhay, putting into action his faith. In Hebrews 11, balikan natin, 11 in verses 24 and 25, but by faith, Moses, take note na lumaki po siya, inalagaan po siya, hanggang lumaki po siya, at nagiging kilala siya ng buong Ehipto na bilang isang anak ng Pharaoh. And so people, anytime, every time na si Moses dumadaan sa mga kalsada, yumuyuko sila. Sumasamba at nagre-respeto. Ganun po yung isang pagrespeto ng mga tao sa mga Egyptian kings and princes. And Moses experienced that. At na-enjoy niya yun for a moment. Subalit, nung nakilala niya kung sino siya at naunawaan niya, na isa pala siyang totoong Israelita. At hindi siya kailangang namumuhay na kagaya ng isinasabuhay ng isang taong hindi pinili ng Diyos. When he had grown up, natuto siyang manampalataya, he refused to be known. Nireject niya yung kanyang pagiging kilala na anak ni Pharaoh. Anak ng daughter ni Pharaoh. He refused it. Tayo naman, gustong-gusto natin na tayo kinikilala, tinitingala, ina-appreciate. Pinaglilingkuran. Subalit si Moses, naintindihan niya po yung totoo niyang pagkatao at pagkalalang na bilang anak ng Diyos. And because of that, he's so willing to give up everything, including yung status niya na bilang isang prinsipe ng Ehipto. With all the privileges, with all the privilege of yung first class education and many other privileges na mayroon po siya. Pinili niyang maging mistreated, to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Alam na alam ni Moses yung kanyang pagkatao at ang kanyang ugnayan sa Diyos. Na malimit sa atin, dito tayo nahuhulog sa mga kasalanan yan. Dahil we choose to the pleasures of sin, even for a short time, rather than the eternal glory that the Lord will reward us when we live by faith, when we persevere till the end. So, kailangan din as an application natin, we are to refuse to allow this world define who we are. Take note, we are children of God. We are citizens of heaven. We are born again. Born in the Spirit. Kaya hindi tayo dapat namumuhay kagaya ng mundo. The world will attempt to conform you to itself. But a true born again must choose to be different from the world. Dapat kakaiba ka. Mamuhay ka na kakaiba sa pamumuhay na iprinopromote, itinuturo, idinidictate ng mundo. Brothers and sisters. So, very clear, as a reminder sa atin, balikan po natin Romans 12, 1 and 2. I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. And this is your spiritual act of worship. Kaya ano sabi doon? Do not conform. Sabihin mo sa katabi mo, do not conform any longer
to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mamuhay na tayo bilang mga tinawag ng Diyos, mamuhay na tayo na may pananampalataya moment by moment on a daily basis, at wag na po tayong pa-influence pa kung ano ang idinidikta ng mundo po natin. Especially today, na ang mundo natin ay talagang madilim na. At ibang-iba, talagang totally twisted na yung kanilang paniniwala, at hindi na ito naaayon sa kung ano yung katotohanan na itunuturo ng salita ng Diyos. Dapat kakaiba tayo, kapatid. Patuloy tayo na mamuhay, na sumusunod exactly sa kalooban ng Diyos, even if it is against the law of men. Titus 2:14, sabi niya, the Lord gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own. Tinanggal na po tayo mula sa wickedness, sa pamumuhay na talagang hindi kaaya-aya sa Diyos, at nilinis po tayo para sa Kanya upang tayo ngayon ay tawaging mga tao ng Diyos na talagang nasa Kanya, eager to do what is good. 1 Peter 2:9, memory verse po natin, tayo po ay mga pinili ng Diyos, royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Dapat mamuhay tayo na para sa Panginoon, hindi para sa mundo, hindi sa pangsarili natin mga kagustuhan, hindi sa kalooban ng na mga nagnanais na itik advantage po tayo, even if they are people who are so close to us, who are dear to us, mamuhay po tayo bilang mga taong talagang belonging to God, not belonging to the world anymore. That's how we are to put into practice, put into action the faith that we are claiming, the faith that we profess, brothers and sisters. Reject sin and totally embrace righteousness. Amen? Kaya natin, dahil ito po ang kalooban ng Diyos. At napakarami pong turo ang salita ng Diyos. Paano tayo mamuhay to ensure na talagang nire-reject natin totally. Nagkakaroon tayo ng complete hatred and rejection sa anumang bagay, from the slightest form of sin to the maybe greatest form of sin. Dapat ito po yung ating attitude, and totally embrace righteousness. Dapat committed na po tayo 100% that we are to live life holy before God, pleasing before God, righteous before God, moment by moment, on a daily basis, mga kapatid. And it can be possible. Possibly po ito siya dahil tayo po ay mga pinili ng Diyos, mga anak ng Diyos, pinagkalooban ng kapangyarihan upang ito ay maisabuhay po natin. May dalawang katotohanan dito sa mundo. Ang una, ang kasalanan will bring us temporary pleasure, but on the other hand, permanent heartache. Maring nag-i-enjoy ka for a moment, but after that, the consequence is eternal, lasting, lifetime. That is why si Moses, pinili po niya na yung temporary enjoyment, pleasure, and mga accolades, mga recognition, and riches, and wealth of this earth. Alam niya it's temporary. Na kung magpapatuloy po siya doon, mamimiss niya yung eternal reward that he belongs to the Lord. On the other hand, righteousness, if we are to live in righteousness no matter what, in spite that we will be ridiculed, we will be persecuted, we will be opposed, we will keep on living for that, living by faith, practicing faith on a daily basis, it brings temporary hardship because there will be persecution, there will be opposition, but take note, there will be permanent joy. First and foremost is the joy of the Lord. We will be rewarded by that. So, kahit mahirap man, pero ito ay temporary. Ano po yung sabi ng 2 Corinthians 4:17? Dumadaan man tayo sa mga pagsubok, dumadaan man tayo sa lahat ng uri ng kahirapan, at ito ay napagdaanan ni Pablo with the rest of the apostles. That's why they are testifying to us, to the churches, including us. Sabi niya, for our light and momentary troubles, in spite of what they have experienced, what they have gone through, na naka-display dyan sa 2 Corinthians chapter 4,
ano yung mga pinagdaanan nila na hindi ordinary na mga pagsubok, pero ang tingin ni Pablo, ito ay light and momentary troubles. Dadaan lang yan. Lilipas din yan. Are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ano yung i-outweigh ng glory na to? Lahat ng mga pinaghihirapan natin, lahat ng mga kahirapan natin, lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan natin, gaano man yan kasaklap, kalungkot, ano mga term dyan, lahat na ng mga negative, masasabi mo na. Sabi niya dito, the glory that will come upon us, it will outweigh everything. Amen? So, kailangan kapatid, ganito po yung ating attitude. But kailangan mamuhay po tayo always na isa na sa buhay natin ang pananampalataya. Ipinapakita natin sa bawat isa na tayo ay belonging to God. We are the children of God. Right at the start, na tayo po ay namuhay, na tayo po ay may mga relationship with people, mayroon po tayong if we are with people right at the start, dapat namumuhay agad-agad tayo sa pananampalataya at dapat ito po ay pangitang-pangita sa ating buhay, kitang-kita sa ating buhay, na tayo po ay namumuhay para sa Panginoon. Committed to live for the Lord and for the glory of God and not for ourselves. Kailangan po natin yon. So, as a challenge mga kapatid, una, let us rid ourselves of the desire to be secured in our own efforts. Believe God's word. Trust God alone. Amen? Hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating mga sariling mga instinct or mga accumulated knowledge, but sa lahat ng panahon, sumampalataya tayo, maniwala tayo sa salita ng Diyos, patuloy po tayong magpersevere, patuloy po tayong manalig, kahit na ang sinasabi ng mundo ay exactly opposite doon sa kung saan nililid tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Believe God all the way. Amen? Alam nyo po, ang pinaka-main problem po natin is unbelief. Kahit na nababasa natin, nire-reveal ni God through His Word, hindi po tayo naniniwala, hindi tayo nananalig, kaya hindi po tayo nagtatagumpa, hindi po tayo namumunga. Live by faith even when you are to live through difficult times. Especially, pag hindi mo po nakikita yung outcome at hindi ka kakitaan ng good results doon sa iyong pananampalataya, hindi po siya magmamatter. Dahil sa Diyos ka sumasampalataya, sa Diyos ka sumusunod, no matter what the situation is and no matter what the outcome, you will continue to live by faith. At yun po yung dahilan kung bakit yung mga tao nung sinaunang panahon, according to Hebrews chapter 11, verse 2, na sila po'y pinupuri ng Diyos. Dahil sila, all their lives, they live by faith. They practice faith, literally. Okay? Even if, marami sa kanila, hindi nila nakamtan yung mga bagay na kanilang inaasam. Dahil sa kanila, to live by faith is to fix your eyes on the Lord, not on your situation. And lastly, believe that God is directing all things. Sabi mo sa katabi mo, all things. Kaya sabi niya sa Romans 8:28, all things work together for good. So God is directing all things according to His purpose. And what is the purpose? That is for our good. So ano man yung sitwasyon mo, pinagdadaanan mo, mga pagsubok mo, mga kahirapan mo sa buhay, paniwalaan mo na ang Diyos ito ay ginagamit niya lahat to mold us, to establish us, to inspire us na talagang tayo ay mamuhay na nakipapakita natin we are living by faith. Amen? So patuloy po tayo na mamuhay, na talagang nananalig, at tayo sumasampalataya sa Panginoon, regardless of whatever situations. But take note that when you live by faith, and you exercise faith, practice faith, on a daily basis, moment by moment, on a regular, consistent basis, the world will oppose you. The world will hate you. The world will reject you. Subalit ito po yung buhay na nais natin. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. At alam ko na pagpatuloy po tayo talagang namumuhay, nananalig at sumasampalataya, tayo ay magtatagumpay sa lahat ng sitwasyon na pwede natin pagdaanan. Because one thing is very sure, God is with us.
God will never leave us nor forsake us. He will be with us all the way. Amen. God bless you. Let's bow down our heads and pray. Father God Almighty, we praise you and thank you, Lord, this morning. Salamat, Panginoon, sa mga salita. Reminding us, Lord, how we are to live our lives, Lord, putting faith into practice. Marami pong salamat sa mga ehemplo na napapag-aralan po namin. At nawa, Panginoon Diyos, na ang kanilang mga examples in life, especially the way they have practiced faith during their time, it can also be practiced by us, O Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pong kaming gabayan. Patuloy mo po kaming palakasin sa aming buhay, sumasampalataya. And that through your words, Lord, that will continue to take root deeper and deeper. Thank you so much, Lord, for this morning. Thank you for this wonderful time together. For this we pray with thanksgiving in our hearts, in Jesus' name. Amen and amen. Amen.